Yo mga kapuntos, welcome back. Parang po salamat na kabili kayo sa ating channel. Ito, manita update lang tungkol po sa ating pambato kung bakit po hindi siya nakapaglaro kanina. At naibalita po ni Homer D. Saison, which is thank you po sa balitang yan. At para malinawan naman po yung ating mga kababayan, at naglabas po siya ng artikulo dito sa spin.ph. Kaya ito po, puntusan po natin mga kapwa ano po yung nakasulat. Okay, so sabi dito, Kai Soto inform about DNP status in the Magic game well beforehand. Yan po sinulat ni Homer D. Saison. Ibig sabihin po, alam na po ni Kai Soto na hindi siya maglalaro dito po sa laban today. Kaya bakit po nagkaganyan? Tuloy lang naman po natin tong istorya na isinulat po ni Homer D. Saison. Credit po kay Homer D. Saison. Salamat po. Okay, ayon mismo kay Homer D. Saison, ngayon ay nasa Las Vegas, sabi niya, most Filipino basketball fans woke up early to catch a glimpse of Kai Soto banging against NBA level talent in the Summer League. Yan po yung sabi niya rito. And totoo yan, marami sa atin ang gumising, mga kababayan natin dyan. Dito sa amin sa Amerika, okay lang, no? Hapon po ito nakanap. Ngunit 5:30 po na madaling araw at alam niyo na marami po talagang fans si Kai Soto, talagang mag-aabang po sa laban na yan. So, disappointed po talaga yung ating mga kababayan, especially sa oras na halos siguro pinanood ni Lambong laban para lang makita yung ating pambato. So sundan pa natin ito sinabi rito. Okay, so it turned out to be a Sunday morning bummer as a 7'3 center got stuck in the Orlando Magic bench and officially carded a DNP-CD, it means did not play dash coach's decision in the game against the Detroit Pistons. So yan po at talagang nakakadismaya, di ba mga kap? Alright, so while Pinos back home and those who converge a full house Thomas and Max Center sat on pins and needles while anxiously waiting for his number to be called, Kai knew all along that he wouldn't play. So alam na po ni Kai Soto na hindi po siya maglalaro. So hindi po to yung bagay na surpresa, no? Alam na po nila na hindi po sila maglalaro. At may dahilan po rito, basahin pa po natin. Okay, so sabi dito, kinausap ako ng coach namin, which is si Dylan Murphy. Lima kami, yun daw. Ay, hindi sila makakapaglaro, lima sila. Kai told me outside the Magic locker room after the game. So yan po, diretsa ha, galing po ito kay Kai Soto. Alright, so dito sabi, he was informed that rookies and contracted players will have first dibs. So sila yung mauuna of the playing minutes, especially in the first game of the Summer League. So dibs meaning sila po yung mauuna. And ito po yung mga rookies na na-draft and mga contracted players, meaning may kontrata na po sa G League, sa kanilang G League affiliate na team, no? And siguro sila po talaga yung priority, which is hindi naman ano, hindi naman na talaga bago na pagdating kahit sino sa mga company, may seniority kahit papano. Okay, so having played in Australia and Japan and having participated in 3 NBA minicamps, I asked Kai Soto what was the major difference he saw at the NBA level. Ito po yung tanong mismo ni Homer D. Saison kay Kai Soto at sinagot po ni Kai Soto ito. At ito po yung sabi niya. Okay, so sabi ni Kai Soto, very different daw, sabi niya. All of the guys are just more athletic and it's a different game. So iba po yung laruan sa US kumpara sa NBL and sa Japan B League. So ibang iba, mas mabilis siguro, mas iba yung talagang kilos at saka yung sistema na ginagamit dito sa US. So sabi ni Homer Saison, hopefully he gets to dip his toes in the water with at least 3 more games left for the Magic game. Ika ni Homer D. Saison. So thank you so much kay Mr. Homer D. Saison sa nilabas po o sa pagtatalong niya kay Kai Soto. At least nalinawan po tayo na talagang priority po ang rookies muna sa first game and then also yung mga contracted players dito po sa unang laban. And then hopefully may mix and match na sila sa mga susunod na laban. At mapakikita na talaga ni Kai Soto kung anong meron siya dito sa NBA Summer League dyan po sa Las Vegas. So mga kababayan natin nagpunta, support lang tayo. Hopefully makapanood po kayo bukas sa mga kababayan natin dyan sa Las Vegas. Alam ko na full house po, talagang sold out po ang NBA Summer League. Kaya po talaga hindi na ako rin nakapunta dyan.
At nakulugi rin pala ako kung kinanood ng unang laban. Hindi ko mapapanood ang ating pambato. But anyway, thank you so much. And you guys have a blessed day. Mabuhay po kayo. Salamat po, Kapuntos PH. Bye-bye!